Cassandra chuckled when Zeus suddenly snake his arms on her waist and claim her lips. Nasa labas sila ng kotse nito sa parking lot. Zeus insisted to take her to the cafe where she have her part-time job, so she just let him. At last, I already taste these luscious lips. I've missed you. Hindi mo ko sinabayang mag-lunch kanina. Paghihimutok ni Zeus sa kanya. Pabiro niyang piningot ang ilong ng binata. Sorry na, nagtatampo na kasi si Karen sa akin eh. Ang tagal na kasi nung huli akong nakasabay ng lunch sa kanila. Then let's have an early dinner. Magpapa-takeout na rin tayo para sa family mo. Is that okay with you? Okay. She smiled. Maaga pa naman para sa shift niya sa cafe dahil maagang nagpa-uwi ng mga tauhan si Zeus sa office. Mabilis ulit siya nitong hinalikan sa lobby bago siya pinagbuksan ng pinto ng kotse. He started the engine of his car, then hold her hand, intertwined to hers. Sa Picati di Gola ulit siya dinala ni Zeus. Sa Greek cuisine floor siya nito dinala that time. Ito na rin ang nag-order ng mga pagkain. You should try this marinated Greek beef souvlaki skewers. This is my favorite dish here. Sabi ni Zeus habang nilalagyan siya ng pagkain sa plato. And also this, macaronia mikima. It's actually a Greek style spaghetti. Hindi niya tuloy mapigil ang matawa sa kakulitan ng binata. She doesn't know that he has a side like that. Para itong food critic slash historian. Ipinapaliwanag talaga nito sa kanya kung ano ang ingredients ng mga pagkain na in-order nito. Napansin din niya na mula nang mag-confess ang lalaki sa kanya tungkol sa nakaraan nito, mas naging open sa kanya si Zeus. Mas naging smooth ang pagsasama nila. He became more sweet, but possessive and clingy. But at the same time, she still likes it. By the way, baby, get ready for Thursday. Napaangat tuloy siya ng tingin sa lalaki mula sa kinakain. Ha? Bakit? Anong meron? We're having a team building. Actually, bibigay ko pa lang yung memo bukas since kakaayos lang namin ni Elise ng schedules. Tatlong department ang nakaschedule kasamang department ninyo. Ano? Hindi ba nakakaya? Intern lang naman kami eh. Kailangan pa ba naming sumama? Of course. 3 days and 2 nights tayo doon. Nakapag-book na kami ng private resort. May shuttle na maghahatid sa kanila papunta doon sa resort. Sila? Yes, sweetheart. Sila lang. Sa akin kasasabay pagpunta doon. Hindi na siya umimik dahil sigurado naman siya na hindi siya mananalo sa lalaki. Pagkatapos nilang kumain, nagpa-take out si Zeus ng mga pagkain. Inihatid siya nito sa bahay nila para ihatid sandali ang mga pagkain sa papi at mga kapatid niya. Saka siya ulit inihatid ni Zeus papunta sa cafe kung saan siya nagtatrabaho. Okay, sweetie. Call me when you're going home. I'll fetch you. Bilin pa ni Zeus bago siya bumaba sa kotse. Gas! Napalingon siya sa likod nang may tumawag sa kanya. She gasped when she saw Louie, smiling while waving at her. Patakbo lumapit sa kanya ang lalaki. Louie, hindi ka pa nakaka-uwi? Tapos na yung shift mo, di ba? Kaproblema kasi sa schedule namin sa internship eh. Kaya yun, napilitan na rin ako makipagpalitan ng shift dito sa cafe. Pasok na tayo? Hindi pa siya nakakasagot nang may braso na pumaikot sa bewang niya. Nakita niya si Zeus na masama na naman ang tingin kay Louie. Zeus, akala ko ba nakaalis ka na? Pasimple pa niyang nilingon ang kotse nito na maayos nang nakapark. Kinabahan siya dahil baka biglang manapak na naman ito. Well, I changed my mind. I'll wait for you hanggang sa matapos ang shift mo. Sabay tayong uuwi. Sino yan? Malamig na sabi ng lalaki. Tanong pa nito sa kanya habang masama rin ang tingin kay Louie. Ako po si Louie. Workmate po kami ni Cass. Ako rin yung sinuntok mo sa mall. Ikaw pala yun. Kaya pala parang nangati ulit yung kamao ko. Gusto ulit kitang sapakin, if you don't mind. Zeus, ano ba? Saway niya sa binata. Hindi umimik ang lalaki, pero inirapan siya. Mas lalo din itong inilapit ang katawan niya sa katawan nito. Mabuti na lang at hindi na ito pinatulan ni Louie. Tumawa pang lalaki bago siya binalingan. Paano? Mauna na ako sa loob, Cass. Sunod ka na lang. She mouthed sorry on him. Ganun lang ang nagawa niya. Ngumiti lang si Louie saka ito na unang pumasok sa loob ng cafe. Pilit naman siyang humiwalay sa pagkakayapos ni Zeus sa kanya. Seriously, Zeus? Kaibigan ko si Louie. Bakit mo naman ginanon yung tao? Hindi siya sinagot ni Zeus. Nakatitig lang ito sa kanya at saka biglang inilapit ang mukha sa kanya at agad na sinakop ang labi niya.
Come on, let's go inside. Makapagalitan ka pa ng manager mo. Anas nito nang pakawalan ng labi niya. Kumindat pa ito sa kanya bago naunang pumasok sa cafe. Hindi siya makapaniwalang napasunod ng tingin sa lalaki habang hawak ang labi niya. She blushed. Since when Zeus Abraxas learned public display of affection? Nakakahiya. Doon pa talaga siya sa tapat ng cafe hinalikan ng binata. The day of team building came. Buti nga't pinayagan siya ng papi niya. Kay Zeus siya sumabay papunta sa resort kung saan sila pupunta. At para daw hindi makahalat ang ibang tao ni Zeus kung bakit siya sinabay ng CEO kung sakaling may makakita sa kanila, isinabay na rin nila si Karen. Pero nagpababa na sila ni Karen sa entrance ng resort para sigurado. Nagpalusot na lang sila ni Karen na na-late sila ng gising. Kaya naiwan sila ng shuttle nang tanungin sila ng mga ka-department nila kung bakit sila nahuli. I'm so excited, Cass. Nagdala ka ba ng swimsuit? Picture tayo mamaya doon sa dagat pagkatapos ng activity. On Instagram din yun, ha? Natawa na lang si Cassandra kay Karen habang inaayos niya ang gamit. Kasama niya kasi sa suit ang kaibigan. Dapat nga sa suit siya ni Zeus tutuloy dahil na rin sa kagustuhan ng binata. Pero sa huli, nanalo siya. Si Karen ang kasama niya sa suit. Ayaw niya kasing ma-issue pa ang lalaki dahil sa kanya. Ano ka ba? Wala akong swimsuit na dala eh. Ayos lang naman yung t-shirt at shirts panligo sa dagat, diba? I know it. Ay naku, bes. Don't worry. Binilhan din kita ng bagong swimsuit. At susuotin mo yun mamaya para lalong maglaway sa'yo si Daddy Zeus mo. At lalong mabaliw sa'yo. Karen, ano ba? Ganon talaga, bes. Iparada mo ang alindog mo para makita na niya kung anong mawawala sa kanya kapag natapos na yung lintik na dil ninyo. Tamang-tama. Maraming gwapo doon sa kabilang department. Sa ganda at sexy mo na yan, for sure may lalapit sa'yo. Pagselosin lang natin ng konti si Daddy Zeus mo, okay? Iwan ko nga sa'yo. Puro kakalokohan. Pagkatapos nilang mag-ayos ng mga gamit, lumabas sila ng suit ni Karen para mag-almusal. Pa-buffet style ang mga pagkain. Kaya matapos nilang kumuha ng pagkain, sumalo sila sa mesa ni Lorna, Robert at Ate Susan. Hay, ang gwapo talaga ni Zerzi, no? Bulong ni Lorna sa kanila. Sinundan naman niya ang tinititigan ng babae. Natanaw niya si Zeus na nakapwesto sa hindi kalayo ang table kasama si Elise. May pinag-uusapan ng dalawa habang nagkakape. Hoy, laway mo tumutulo oh. Sumbong kita sa boyfriend mo eh. Sasabihin ko pinagnanasahan mo si boss. Inampas naman ni Lorna sa braso si Robert. Gago, sinabi ko lang na gwapo si sir eh. Pinagnanasahan ko kagad. Di ba pwedeng na-amaze lang ako kasi naiba naman yung environment at hindi katulad mong mukhang maligno ang nakikita ko? Natawa sila sa asara ng dalawa. Buti na nga lang at sumama ang mga ito doon. Hindi sila mababoard. Pero parang may nakakapanibago kay sir. Sa tagal ng pagtatrabaho ko sa kumpanya niya, ngayon lang ata siya sumama sa team building. Komento naman ni Ate Susan. Eh ate, baka naman may binabantayan. Sagot naman ni Karen at nanunukso siyang tiningnan. Pasimple niyang kinurot sa tagiliran ng babae. Nang sulipan niya ulit si Zeus, mundik pa siyang masamid nang makitang nakatingin na sa kanyang binata. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Oh my gulay, nakatingin dito si sir. Tiningnan siya ni Lorna, saka inilipat ni Lorna ang tingin kay Zeus saka muling ibinalik sa kanya. Cass, hindi kaya type ka ni Sir Z? Tuluyan na siyang nasamid. Agad naman siyang binigyan ng tubig ni Karen. Natatawa pang kaibigan na hinahagod ang likod niya. Ano ba yung pinag-iisip mo, Ate Lorna? Eh bakit nga? Bagay naman kayo ah. At saka napansin ko ah, kanina pa yan si Sir pasulyap-sulyap sa'yo simula nang dumating kayo dito. Sabi pa ni Ate Susan. Baka naman imagination nyo lang yun, ate. Itinuon na lang niya ang pansin sa pagkain. Buti na lang at iniba ni Karen ang topic. Kaya nalihis sa ibang bagay ang pinag-uusapan nila. Iniwasan na rin niyang tumingin o kahit sumulyap sa direksyon ni Zeus. Kahit ramdam niya ang tingin ito sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, tinipon sila lahat sa function hall ng hotel para sa simpleng opening ng ceremony ng team building. Nagbigay din ng maikling speech si Zeus. Ipinaliwanag na rin sa kanila ang mga games at lalaruin nila at iba pang activities para sa araw na yon ng organizer. Hinati na rin ang tatlong department sa limang team. 10 katao sa bawat isang team. Medyo nag-alala pa siya dahil hindi niya ka-team si Karen. Kahit sina Ate Susan, Lorna at Robert sa ibang team din nakasama.
Apat lang silang babae sa team nila. The rest, puro lalaki na. Nang maayos na ang bawat team, pinapunta na silang lahat sa Dawlampasigan dahil doon ang setting ng unang game. Hi, ikaw yung intern sa marketing department, di ba? I'm Denise nga pala. Sa programming department ako. Kimi ngumiti si Cassandra sa lalaki. Tinanggap din niya ang pakikipag-shake hands nito dahil ayaw naman niyang maging rude. And besides, he looks harmless. Mukha rin itong mabait. I'm Cassandra po. Nice to meet you. Malawak nung umiti naman ang lalaki sa kanya at nagkamot sa batok. Dinis na lang. I-minus mo yung po. Feeling ko tuloy ang tanda ko nun yan eh. Ay, sorry. Nakipagkilala rin siya sa iba nilang ka-teammate members. So far, mabait naman ang mga ito. Maliban na lang sa isang babae, naka-group rin nila na halos pagtaasan siya ng kilay. Si Mika. Hindi niya alam kung ganun lang ba talaga ito tumingin o talagang may issue ang babae sa kanya. Kaya pinili na lang niya na maging civil na lang dito. Kaya nga nagulat na lang siya nang bigla siyang kausapin ito. Intern ka raw sa marketing department? Tanong ng babae sa kanya. Ah, yes po. Sikat ka sa office ah. Maganda ka pala talaga sa personal. Ginamit mo ba yung ganda mo para makapasok sa Olympus Empire? Pardon? Sagot niya lang dito. Ano bang pinagsasabi nito? Pagak na tumawa naman ang babae. Puno ng sarkastiko, nanginitian siya nito. I've been working for Mr. Abraxas Company for almost 5 years. Kahit isa, wala siyang tinatanggap na intern sa kumpanya. So, that's why I was wondering kung paano kayo nakapasa. Hindi na niya napigilang makaramdam ng inis sa babae. Confirmed, mukhang may issue nga ito sa kanya. Tapos na po ba kayo? Kung wala na po kayong ibang sasabihin, alis na po ako. Hindi na niya inantay pa na makasagot ang babae at tumalikod na siya. Cass, inaaway ka ba ni Mika? Tanong naman sa kanya ni Dennis na tumabi sa kanya. Aha, hindi naman. Sus, obvious naman na inaaway ka niya eh. Huwag mo na lang pansinin. Insecure lang yun sa'yo kasi matagal na niyang crush si Mr. Abraxas. Threatened lang yun kasi mas maganda ka sa kanya. Baka raw maunahan mo pang mapansin ni boss kaysa sa kanya. Paano mo naman nasabi? Matagal na naming kilala yung si Mika. Sa programming department din kasi siya eh. Malakas lang talaga ang tama niyan kay boss. Di naman siya pinapansin. Kahit nga taga ibang department, tinatarayan niya kapag nalalamang may crush kay boss eh. Mahabang litanya sa kanya ni Dennis. Nang magsisimula na ang unang game, tinulungan siya na makatayo ni Dennis mula sa pagkakaupo nila mula sa buhangin. Nahagip pa ng tingin niya si Zeus na nakatayo habang nakapamulsa sa hindi kalayuan na masama ang tingin sa kanila. Sumenyas pa ito na lumayo siya kay Dennis. Sinunod na lang niya. Mahirap na. Baka umatake na naman ang pagka-possessive ng binata. Baka bigla na namang itong manapak. Sa buong duration ng activities nila, pinapanood lang sila ni Zeus. O mas tama sigurong sabihin na binabantayan siya ng binata. Iniiwasan na lang niya ang tumingin dito dahil siya na ang nahihiya sa pagtitig nito sa kanya. Nang sumapit naman ang tanghali, sakto naman na natapos na ang activity nila. Bumalik na sila sa suit para magpahinga sandali bago kumain ng lunch. Magre-resume kasi ang sunod na activity sa team building ng mga bandang alas dos. Uy bes, buti hindi ka natunaw kanina no? Ang bigat ng titig sa'yo ni Daddy Z mo. Sabi pa sa kanya ni Karen, katatapos lang niyang mag-shower, nakarobe siyang lumabas ng banyo habang nagpapatuyo ng buhok. Umigil ka nga Karen, magbihis ka na para makababa na tayo at makakain ng lunch. Saway niya kay Karen na nagsimula na namang mangasar sa kanya. Ang cute nga eh. Nagiigtingan ng mga panga kapag napapadikit ka ng kaunti sa ibang lalaki. Karen, tama na. Tumawa lang ito. Inabot naman nito sa kanya ang isang kahon. Oh yan, suotin mo yan besa. Kinuha niya ang kahon na inabot dito. At nang buksan niya, tumambad sa kanya ang isang pares ng kulay puting two-piece swimsuit. Agad niyang tinakpan ulit ang kahon at ibinalik iyon sa kaibigan niya. Ito? Hindi ko to susuotin ano? Magti-t-shirt at shorts na lang ako. Ay naku Cassandra, isusuot mo akong magsusuot niyan sa'yo. Sige na, minsan lang naman eh. Isuot mo na. Nagyaya sila Ate Susan na magsuswimming after natin mag-lunch. Patungan mo na lang ng damit bago tayo bumaba para hindi ka lamigin. Pero Karen, no. Walang pero-pero. For sure, andun din si Daddy Z mo sa labas. Sigurado rin na maraming babae na mapapansin doon. Hayaan mo na lang ba na talbugan ka ng mga babaeng yon? Fighting lang, ano ka ba?
Napabuntong hininga na lang siya. At the end, she found herself wearing the swimsuit that Karen gave to her. Pinatungan na lang niya iyon ng damit bago sila lumabas sa suit nila. Cassandra was enjoying her fruit salad when she saw Mika. Taas noong lumakad ang babae patungo sa kinaupuan ni Zeus. She's wearing a moose green swimsuit top and denim shorts, exposing her perfect sun-kissed skin and long legs. My oh my, magsisimula na naman siya. Nakabaling ang tingin niya kay Lorna na nakatingin din pala kay na Mika. Who's that girl, Ate Lorna? Tanong naman ni Karen. Si Mika yan, the bitch on programming department. Patay na patay yan kay Mr. Abraxas, no? Eh hindi naman siya pinapansin. Di ba kas katimit mo siya sa team building? Alanganin pa siyang tumango. Nang tumingin ulit siya sa table ni Zeus, nakaupo na si Mika sa harap ng binata. May sinasabi ito, pero parang hindi naman nakikinig si Zeus. Si Elise lang ang kumakausap sa babae. Balita sa akin ni Dennis, pinag-iinitan ka raw niyan. Baka threatened sa'yo. Sabi naman sa kanya ni Robert. Pinag-iinitan ka, bes? Nung sinabi sa'yo, gusto mo rest baka natin? Hindi na, Karen. Malit na bagay lang yun. Huwag na nating palakihin pa. Pagkatapos nilang kumain, nag-decide sila na lumabas na ng hotel at mag-swimming sa dagat. Sakto dahil kahit tanghali ay medyo makulimlim at hindi tirik na tirik ang araw. Bes, tanggalin mo na yan. Kukuhanan kita ng picture tapos ipost mo sa IG mo. Excited na sabi sa kanya ni Karen habang nakasilong sila sa sun lounger. Suot pa niya yung two-piece na binili natin, Karen? Tanong naman ni Ate Susan. Malawak naman nang umiti dito ang babae. Nice. Mukhang pinagkakaisahan siya ng mga ito na hindi niya alam. Mukhang kahit si Lorna may alam tungkol sa swimsuit na suot niya. Yes, Ate. Bagay na bagay nga sa kanya eh. Siguradong maraming malalaglag ang panga dito. Tara na, swimming na tayo. Yakag sa kanila ni Robert. Nauna pa itong tumakbo papunta sa dagat matapos magpahid ng sunscreen. She deeply sighed again, then started to take off her clothes, leaving her two-piece swimsuit. Nahihiya pa siya habang tumatawa ng sabay-sabay at pumapalakpak pa ang tatlong babae. Uy, sexy ah! Let's take a picture! Inilabas ni Karen ang cellphone ito para makapag-picture sila. Sabay-sabay silang naglakad sa dalampasigan. Parang nawala ang kaba niya nang makarating sila sa tubig. Nagtampisaw sila sa tubig. Sa mababaw na parte lang siya lumangoy dahil natatakot siyang mapunta sa malalim. Pagkaahon niya sa tubig, nagulat na lang siya nang may robang pumatong sa balikat niya. Her eyes widened when she saw Zeus. Madilim ang mukha ng lalaki. Wala rin siyang kahit anong emosyon na mababasa sa obuhing mata nito. We will talk later, baby. Bulong ng binata. Mabilis pa siya nitong hinalikan sa sintido niya bago na unang umalis. Logot, mukhang may maiispunk later ah. Baka mabuntis ka niya nang wala sa oras. Di pa tayo gumagraduate. Karen? Saway niya sa kaibigan. Tumawa lang ang babae at nanakbo pabalik sa sun lounger nila. Nahihiya lang siya na baka may ibang nakarinig sa kanila. At isa pa, alam naman ni Karen na naka-contraceptive shot siya. Trip lang talaga siyang asarin ng kaibigan. Sumapit ang gabi. Nag-decide sila ni Karen na sumali sa bonfire na makakasali rin sa team building. Hindi naman siya umiinom ng alak. Juice lang hangga't maaari. Wala din siyang nagawa kundi sumali. Lalo na nang maglaro ng spin the bottle ang mga kasama nila. Ayaw naman niyang matawag na killjoy. Lalo pa't mababait naman ang mga kasama nila. Maliban na lang siguro kay Mika na matalim na naman ang tingin sa kanya. Ikiss mo yung person na attracted ka. Dapat nandito lang sa kasama natin sa bonfire, ha? Utos ni Robert kay Dennis nang tumapat dito ang bote. Dear kasi ang pinili ng lalaki. Nagulat siya nang halikan siya sa pisngi ni Dennis. Katabi lang niya ang lalaki at hindi niya inaasahan na gagawin iyon sa kanya ng lalaki. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa lalaki nang marinig ang kantsawan ng mga kasama nila. Nagpatuloy ang laro. Ipinaikot ulit ni Dennis ang bote at tumapat naman kay Mika. Dear ang pinili ng babae na ginawa naman ito. Nang ipinaikot nito ang bote, sa kanya iyon tumapat. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagngisi nito. Well, truth or dare? Tanong ni Mika sa kanya. Truth. Sagot niya. Baka kung ano pa kasing ipagawa ng babae sa kanya. Hindi naman niya kayang uminom ng limang bote ng alak kapag hindi niya nagawa ang dare. So, the question is,
Did you seduce Mr. Zeus sa Braxas para makapag-intern ka sa company namin? Kahit ang mga kasama nila nabigla sa tanong ng babae sa kanya. Mika, I think your question is out of the line. Saway dito ng isa sa mga kasali sa game. But why? Aren't you wondering after all these years, ngayon lang tumanggap si Mr. Zeus ng interns? And it's just a game, right? No hard feelings. Pero Mika, no, I did not seduce him. Putol niya kay Dennis. Akala niya titigil ang babae sa naging sagot niya, pero mali siya. Then, what's the score between you two? I saw the two of you last time at the parking lot. You're kissing. And I also saw how Mr. Abraxas gave his robe to you just a while ago. So, ididinay mo pa rin ba na wala kayong relasyon? Or maybe you're just one of his whore? She was speechless of what Mika said. Hindi niya mahagilap ang mga salita na gusto niyang sabihin sa babae. Pero galit siya. How can she call her names? But on the other side, may tama naman sa sinabi nito. She's just a whore for Zeus. Iyon lang ang relasyon nila ng binata. Parang mas lalo lang siyang nasaktan sa naisip. Hoy, bruha ka! Ano namang pakialam mo? Inggiter! I will let you choose Miss Mika Almodovar. Do you want to resign or reassign? Hindi na natapos pa ni Karen ang sinasabi nang marinig nila ang boses ni Zeus. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa kanila ang lalaki. Tuluyang natahimik ang mga kasamahan nila. I won't tolerate the toxic attitude of yours. And calling my girlfriend a whore is unacceptable. You don't have any rights to insult her. Dinig niya ang pagsinghap ng mga kasama nila sa sinabi ni Zeus. Kahit siya nagulat. What is he doing? Is he only saying that to save her from humiliation? Lumapit sa kanya si Zeus. Kinuha ang kamay niya at hinila siya patayo mula sa kinaupuan niya. Akmang aakayin na siya nito paalis nang sandali siya nitong binitiwan. Natutop niya ang sariling bibig nang bigla nitong suntukin si Dennis. That's for kissing my girlfriend. Matigas na saad ni Zeus saka muling hinawakan ang kamay niya at hinila siya palayo doon. Hindi na siya umangal nang isama siya ni Zeus sa hotel room na tinutuluyan ito. Kailangan nilang mag-usap. Zeus, ano yun? Bakit mo sinabi sa kanila na girlfriend mo ko? You even punched Dennis. Wala namang ginagawa sa'yo yung tao eh. I just saved your ass from there, sweetheart. I expect a thank you instead of interrogation. Zeus wrapped his arms on her waist, then claimed her lips. She can also feel his hand gripping her bat cheeks. Pero Zeus, no bats, Cassandra. Just let them to think that you're my girl. Para na rin wala nang ibang pumorma sa'yo. Though I enjoyed punching those guys showing their interest on you, I am also getting tired of hiding. I want them to know that you are mine. He kissed her lips again, but this time, more aggressive. Pinangku siya ng binata pahiga sa kama nito. Ipwinesto ang sarili sa pagitan ng mga hita niya habang patuloy pa rin siyang hinahalikan. She can't deny that she also liked that idea. Zeus being her boyfriend. Kahit naman sa maikling panahon, nasabi niya na sa kanyang binata. Kahit naman hindi totoo ang bagay na meron sila. Halos pagtinginan sila ni Zeus ng mga empleyado nito nang sabay silang bumaba mula sa suit ng binata. Lalo pa at magkasiklop ang kamay nila ng binata. Lumapit sila sa mesa nila Karen at malawak ang ngiti sa kanila. Nakatulala naman sina Lorna, si Ate Susan, pati na din si Robert. Ipinaghila siya ng upuan ni Zeus. Ako nang kukuha ng pagkain natin. Just stay here. Mabilis nitong hinalikan ang labi niya bago umalis. Impit na tumili sina Karen at Lorna nang makalayo si Zeus sa kanila. Gaga ka, Cass? Bakit hindi mo naman sinabi na jowa mo pala si Mr. Braxas? Alam mo, ang swerte mo, girl. Sabi na nga ba eh, may something sa inyo ni boss. Ibang titig sa'yo eh. Oo nga, Cass. Buti na lang pala hindi kita niligawan. Kundi nasapak din ako ni boss. Komento naman ni Robert. Grabe, ang intense nga nung eksena niyo kagabi. Para kung nanonood ang paborito kong K-drama. Grabing kilig ko. Sabi naman ni Ate Susan. Natahimik lang ang mga ito nang bumalik na si Zeus sa mesa na may dalang tray ng mga pagkain. Siya pa ang nailang dahil halos subuan na siya ni Zeus habang kumakain sila. Panay naman ang palihim na panunuksong tingin ng iba pa nilang kasama sa mesa. Halos nakabantay si Zeus sa kanya habang may activity sila sa team building.
Nakadikit naman sa kanyang binata kapag nagsuswimming sila ni Karen sa dagat. Hindi nga siya nito pinagbawalang magsuot ng swimsuit. Bantay sarado naman siya ng binata. And that moment, she feels like she's really Zeus' girl. And not just his bed warmer. Masarap pala sa pakiramdam na nobyo niya ang binata. Yung may label sila, kahit kunwari lang. Sobrang saya niya. Pero natatakot din siya kung hanggang kailan tatagal ang kasiyahan na yun. Dennis! Patakbo siyang lumapit sa binata nang tinawag niya ito. Sinamantala niyang kausapin ito nang magbanyo si Zeus. Okas, ikaw pala. Do you need anything? Gusto ko lang sana magsorry sa ginawa ni Zeus sa'yo last time. Sagot niya dito. Nagigilty naman siya kahit papaano. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito masusuntok ni Zeus. May kasalanan pa rin siya. Dennis just smiled at her. No worries. I understand him. Kung girlfriend nga naman kita, baka rin makasapak ako ng ibang lalaki na ahalik sa'yo. Sorry talaga ha. Wala yun. Ayos lang talaga, Cas. Sige na. Ayan na si Mr. Braxas. Sibat na ako ha. Baka masapak na naman ako eh. Pagbibiro pa ng lalaki, saka ito umalis. She felt a strong arms wrap on her waist from her back. What was that, baby? Did that guy disturb you? Binastos ka ba niya? Mahina niyang pinalo sa braso si Zeus. Umarap siya dito. Hindi no. Mabait si Dennis. Nagsorry lang ako sa kanya dahil sa pagsapak mo sa kanya last time. Sinakop ng lalaki ang labi niya, kaya hindi na siya nakahuma. Napagod ako. Pumunta tayo sa suit. Samahan mo ako matulog. Napagod ka? Eh wala ka namang ibang ginawa eh. Nakaupo ka lang doon habang nanonood sa amin. Napagod ako sa kakabantay sa'yo. Let's just go. I feel sleepy. Patulogin mo ako. Natawa na lang siya at hinayaan niyang hilain siya nito papunta sa suit nito. Natapos ang team building. Nang makabalik sila sa Manila at bumalik sila sa trabaho, hindi na siya nagulat sa kumalat na balita. At pati din sa opisina, kalat na girlfriend nga siya ni Zeus. Nabalitaan din niya kay Dennis na nag-resign na si Mika. Kabaliktaran ang inaasahan niya sa naging reaksyon ng mga tauhan ni Zeus nang kumalat ang relasyon nila kuno ng binata. Some of his employees envy her for being their CEO's girlfriend. Yung iba naman ay supportive lang sa kanila ng lalaki. Weeks passed. Natapos na ang internship nila. 1 week before her graduation, naging busy ulit sila ni Karen sa university sa pag-aayos ng ilang requirements nila para sa graduation. She was also happy to see her final grade. Pati ang papi niya tuwang-tuwa para sa kanya. Ano bes, uwi ka na ba? Tanong sa kanya ni Karen matapos ang ginagawa nila sa university. Hindi pa Karen, pupuntahan ko muna si Zeus sa company niya. Sagot niya dito. Day off naman niya sa cafe, kaya may libre siyang oras para puntahan ang binata. Madalang na lang kasi silang magkita ni Zeus, lalo na at busy sila sa university. Naiintindihan naman iyon ng binata, lalo na at busy din ito sa trabaho ng mga nakaraang araw. O sige, mauna na ako sa iyo ah. Nag-ingat ka. Bumeso sa kanya si Karen bago ito sumakay ng taxi pa uwi. Dumaan nga muna siya sa cafe na pinagtatrabahoan niya para bumili ng cake at kape para kay Zeus. Binati siya ng guard at receptionist nang makarating siya sa kumpanya ni Zeus. Hindi na niya inabalang tawagan o i-text ang binata dahil gusto niya itong sorpresahin. Nang makarating siya sa floor ng private office ni Zeus, nagtaka siya dahil wala si Elise sa table nito sa labas ng opisina ng binata. Marahan niyang binuksan ang pintuan ng opisina ni Zeus nang marinig niya na may kausap ito. Z, aren't you done to her? Cassandra's graduating next week. Napansin ko din. Siya na ang pinakamatagal sa lahat ng naging babae mo. Natigil siya sa pagsasara ng pintuan nang marinig ang pangalan niya na binanggit ni Elise. Are they talking about her? But about what? I'm not done yet to her, Elise. Dinig niyang sagot ni Zeus. Well, sa bagay, ginawa mo lahat ng kademonyohang alam mo para mapasaya lang siya. Mahirap nga naman kung pagsasawahan at itatapon mo kagad siya. Shut up, El. You know nothing. Sagot naman dito ni Zeus. Tumawa lang si Elise. Pero dude, hindi ka ba nakukonsensya? First, pinatanggal mo siya kay Relic sa trabaho niya sa Dionysus, pati doon sa pizza parlor. Then, you even threatened their former landlady para lang paalisin sila sa dati nilang tinitirahan. Tapos eto pa duda, pinahold up mo pa yung tatay niya
para lang mapilitan siyang lumapit sa'yo.